5:50 na tayo guys. Pasensya na kayo guys. Gusto ko lang talagang isiwalat ang matagal ko nang gustong ipaalam kasi grabe talaga eh. Tapos, noong mga ilang taon na nakalipas, request daw ng mga, nagkaroon kami ng communication bigla, parang medyo maayos-ayos na ang buhay ko noon. Hindi na ako gaanong, ano, yung naglalasing, ganyan-ganyan. Sabi ng kapatid ko, magbakasyon daw ako. Medyo parang nakakaipon-ipon na ako ng pera kasi binawas-bawasan ko na yung ano, yung pagbabarkada, ganyan. Tapos, hindi na ako yung saan-saan na nakikitira. May inupahan ako kaya nakakaipon-ipon na ako ng pera. Sabi ng kapatid ko, magbakasyon daw ako sa probinsya kasi matagal na akong hindi nakita ni mama. Sabi daw ni mama, oh, pag makita lang daw yung anak niyang bunso, ako nga, pwede na siyang mamatay. Sabing ganyan, nagbiro pa daw. Ayun, nag-ipon nga ako ng pera para lang makapagbakasyon. Para lang makapagbakasyon, guys. Nag-ipon ako ng pera. Ilang taon na kung hindi nakabakasyon. Halos di ko na nga makilala yung mga ibang tao doon eh. Kasi nga, ilang taon na hindi ako nakabakasyon. Tapos, nakaipon ako ng pera. Yun, nagbakasyon kami ng kapatid ko. Yun talagang plano namin, sabay kami magbakasyon sa kapatid ko. Doon sabay kami. Kasi may pamasahe din siya. May pamasahe rin ako. May naipon din siya. May naipon din ako. Kaya sabay kami nagbakasyon sa probinsya. Yun lang talaga balak namin magbakasyon. Kasi ang tagal na namin nga. Ang tagal ko na nga daw hindi nakita ni mama. Hindi pa kasi uso noon yung ano, yung video call, ganun. Sulat pa lang uso noon. Kaya, ano, ay uso na palang cellphone noon, kaso nga lang, hindi video call, tawag lang, kaya nagbakasyon kami. Noong umuwi ako guys sa probinsya, ang edad ng anak ko, na dinala doon, 13 na. 30 na ang edad niya, ng anak ko. Ngayon, pagdating ko ng probinsya, wala sana akong balak na kunin yung anak ko kasi mahal na mahal ni mama. Ayokong malungkot si mama. Pangalawa, baka mamaya, mapabayaan ko na naman siya. Ganyan. May natuklasan ako na hindi ko nagustuhan sa anak ko. Naawa ako. May natuklasan na ba ako na may nangyaring hindi maganda sa anak ko. Pinayuhan ako ng mga tao na dalhin ko na lang daw. Baka mapariwara daw ang anak ko. Ganyan, kasi ano eh, basta hindi ko na ano mention dito kasi buhay ko lang naman ang ano kikinto dito. Basta may ano, may hindi ko nagustuhan kaya malungkot man ang mama ko, nagpaalam ako na kukunin ko na lang. Wala kaming balak na iba, basta magbakasyon lang, pero nagbagong isip ko, sabi ko, pagbalik ko ma, kukunin ko na lang yan ma, dadahin ko na lang ma, alam ko malulungkot. Kasabi naman ng mama ko, sige, kahit malungkot, tanggapin ko kaysa ganun mangyari, ganun. Tapos, kasi muntik daw na raw marip yung anak ko, kaya dalhin ko na lang daw, sabi ng mga kapitbahay, mga tao doon, mga nagmamariti sa akin, ngayon na. Ayun, pagdesisyon ko na dalhin ko na lang, dito ko na lang paaralin yung anak ko na si Lala. Tapos, ito na ngayon. Dahil isang buwan mahigit kami nagbakasyon doon, sinamantala naman namin kumuha ng birth certificate. Kasi ang birth certificate ko, iba ang spelling. Pag mag-apply ka ng trabaho, hahanapan ng ano, kung ano yung pangalan. Kaya ang sabi ko sa kapatid ko, ano kaya ko maglakaw? Wala, hindi yan plano ko noong pag-uwi ko, hindi ko plano yan. Pagwa ko na, doon ko lang naisip na, ano kaya bit kung habang dito tayo, kasi ang tagal naman natin dito, isang buwan mahigit, ano kaya kung lakarin na rin natin ang, ano, ang birth certificate habang dito tayo, kasi kailan pa kaya tayo ulit makakuha ng birth certificate? Kaya ngayon, habang ano, dito tayo, samantalahin natin paglakad. Yun, nilakad namin.
napabilis din ang lakad gawa ng marami nakakilala sa tatay ko. Kaya halos lahat ng sa City Hall kilala ang tatay ko. Kaya napadali ang pagkuha ng birth certificate. Pero hindi ako kumuha ng birth certificate. Liwanagin ko sa inyo ha. Hindi ako kumuha ng birth certificate doon para ang hangad magpakasal. Hindi ko talaga yan ang hangad ko. Kukuha na lang kaya ako ng birth certificate kasi para ang gulo ng buhay ko. Sabi ko baka sakaling nagbiro ako na baka sakaling pag may birth certificate akong matino, baka mapaayos ang buhay ko. Kasi ang gulo ng birth certificate, pati buhay ko para ang gulo. Ang gulo ng biro ko lang yun guys, na ano kaya kung kuha tayo ng birth certificate, baka sakaling mapaayos ang buhay ko. Dahil ang gulo nga ng pangalan ko, pati buhay ko, ano, magulo din, di kumuha na kami. Yun, may birth certificate na kami. Tapos, sabi naman kapatid, gumalay mo, maka-abroad tayo, ganun. Oo nga, mag-apply-apply ng ano, trabaho. Kaya, mali yung balita na kaya daw ako kumuha ng birth certificate para magpakasal. Sino papakasalan ko nung time na yun na hindi ko pa nga kilala yung lalaki na ama ng anak ko ngayon na nagpakasal sa akin? Hindi ko pa nga kilala yun. Panahon na yun, nung umuwi ako ng probinsya, liwanagin ko sa inyo, nung umuwi ako ng probinsya, di ko pa yan kilala si Nestor. Di ko pa yan kilala yan. Umuwi kami para magbakasyon. Wala akong hangad na magkuha ng birth certificate para lang magpakasal. Mali yung mga kwento-kwento ninyo na kumuha lang daw ako. Kaya daw pinilit kong mag-asikaso ng ano, ng birth certificate para daw pakasalan ko yung ano, yung asawa ko na yung nagpakasal sa akin kasi mayaman. Mali yun eh. Hindi ko nga kilala yun eh. Nung umuwi kami. Ay, maliwanag na ha. Hindi ko kilala yun nung ano, nung naglakad ako ng birth certificate na yan. Hindi ko kilala. Dahil umuwi kami noon eh. Bakasyon lang. Sana naman marinig ninyo mga ano, sa salita ng ano, nagpapakasal daw ako, dubli daw ang kasal. Nakadubli daw akong kasal, hindi pa daw ako solved. Tama bang mga salitang ganyan? Mali yun, alamin nyo muna. Sana man lang, sa nakakaalam sa akin noon na kinasal ako na hiwalang pirma magulang ko, sana magsalita din kayo, hindi yung pabayaan nyo lang yung naghusga sa akin. Alam nyo naman eh, alam nyo naman kung ano, na kinasal ako, wala namang ano yun, bisa. Kasi nga minor de edad pa ako, wag nga naman kayo magsalita na nakadubling kasal ako. Nakadubli daw akong kasal. Hindi pa rin ako daw sold. Nagpalit daw ako ng pangalan. Nagpalit daw akong pangalan para daw makapagpakasal ulit. Alam nyo ba ang buhay ko? Yung naghusga sa akin. Alam nyo ba? Nakakagigil yung nabalitaan ko eh, na kasal daw ako, nagdubli pa ng kasal, nilakad ko daw yung birth certificate ko, iniba ko daw ang pangalan para lang daw makapagpakasal. Hindi mo ba alam yung pangalan kahit na kinasal ako doon ng hindi walang bisa? Hindi ko, magulo pa rin ang pangalan ko. Wala nga akong birth certificate matino noon. Ang birth certificate ko noon, hindi matino. Hindi nga ako hinanapan ng birth certificate. Anong klaseng kasal yun? Wala nga birth certificate.